What is up, guys, and welcome back to our channel. So for today's video, pag-usapan natin yung mga ER medications na pwede nyong makasalubong kapag mag-start na kayo sa ER. Let's go! And bago po natin simulan ang video na to, I am proud to announce on behalf of BevFam TV that we are officially monetized. Yes! And we would like to thank every one of you kasi hindi po namin mamimit ito, hindi namin makakamit ito kung hindi kayo nananatiling subscriber at hindi kayo nagtsatsagang manood sa mga videos namin. And I would like to take this opportunity too na magpasalamat kay Vids TV, Billy Joe from Thailand, my dear friend, and Vaping Johan, Uncle Yo-Yo, you're the best. Sila po yung dalawang tumulong sa amin para dumiskarte, para alamin kung paano yung pag-YouTube, kung paano yung do's and don'ts, pros and cons. So maraming salamat po. Please follow them too. Please subscribe to their channel too. And again, let's go back to the topic. So, ER medications. So, ito naman pong mga sasabihin ko is not in chronological order. Naglista lang po ako ng mga medications na sa palagay ko makakatulong dun sa mga mag-start pa lang sa ER. Okay, so first medication is ondansetron. Ondansetron known as Zofran. Zofran po ang brand name nito. Binibigay po ito sa mga pasyente natin na nausea, vomiting po ang chief complaint ng pasyente. Binibigay po ito as 4 mg IV or 10 mg tablet. Depende po yan sa severity ng pagvomit nila. So being a nurse, kailangan po nating itanong kung kailan yung huling episode ng vomiting. Kasi if it is like less than an hour po yung last episode, halimbawa tinanong nyo siya, kailan ka huling nag-vomit, nag-throw up, sasabihin niya, dun lang sa ED waiting room. So saglit lang yun, di ba? So kapag nakita nyo na ang order is tablet, so wala namang masama na magtanong sa doktor. Pwede natin siyang papalitan as IV. Kasi di ba, kapag binigay natin yung tablet, kakasuka lang yan, magsusuka lang ulit siya. Kapag hindi gumana yung Zofran, the next is metoclopramide. Metoclopramide, yan. So, Reglan. So, sa atin, ang tawag dito, sikat na sikat, Plasil. So, laging Plasil yung gamit sa mga nausea, vomiting. Bawat pasyente kasi magkakaiba yan eh. Yung reaction ng katawan sa gamot. So, Reglan. Kapag hindi pa rin gumana yung Reglan, yun, Phenergan na po ang ibinibigay natin. Ang pagbibigay naman nito is IV drip na. So, pag hindi pa rin yan gumana, ewan ko na lang, report mo na sa Dr. Doc, hindi talaga gumagana. Okay, next natin sa list is Toradol. So, yung Toradol. So, yung Toradol kasi yung pagpo-pronounce nila. So, hindi nila pinopronounce yung iba. Hindi ko alam kung bakit. So, basta, Toradol. Yung Toradol is NSAID po yan. Ginagamit to dun sa mga pasyente natin na may pain caused by inflammation. Sa mga trauma patients natin, sa mga vehicular accidents natin, sa may mga kidney stones. Yan yung ginagamit. Kasi dinidecrease nila yung inflammation. And, syempre, kapag nag-decrease yung inflammation, nadidecrease din yung level of pain. Yung Toradol, binibigay din natin siya as IV. Minsan, pinabibigay siya ng IM. Hindi ko lang sure kung meron siyang pill. Kasi hindi pa ako nakapagbigay ng pill. So, however, sa Pilipinas, pinapa-skin test yan. Pero dito sa US, dito sa amin, hindi pinapa-skin test. So, pabigay lang yan ang pabigay. Next natin is morphine. So, ang morphine ay isang opioid. Ito rin yung drug of choice pang pain reliever. So, depende sa severity ng pain. Sa pain scale niya, tatanong mo lang. Ang initial dose niyan is 2 and then 4. So, minsan kasi laging 4 na kagad ang binibigay. 4 milligrams IV. Yan, IV po lagi yan. 4 milligrams, 2 milligrams, and then minsan nagpapabigay ng kalahati, 1 milligram. Lagi nating itatanong yung level of pain para sasabihin natin sa doktor na, Doc, ganito yung level of pain niya, para yung doktor alam niya yung diskarte kung ilang milligrams yung ipapamigay ng morphine. Okay, next is fentanyl. So, yung fentanyl, opioid medication po din po ito. Pain reliever din po siya. Kagaya nga nasabi ko kanina, yung mga pasyente, iba't iba naman kasi yung pagtanggap ng katawan sa medication. So, kapag hindi gumana yung morphine, ang kasunod na niyan, fentanyl madalas.
yung fentanyl dito sa amin, considered siya as high alert drug. Kapag kinuha mo siya sa Omnicell, palagi siyang hihingi ng witness. So usually yung isang vial kasi is 100 mics, and then minsan naman kasi 50 mics lang ang pinapabigay kasi nakaka-addict ko. nakaka-addict 'yon. So kaya minimal lang palagi ang binibigay, and then since ang vial is 100, 50 lang yung kukunin mo, 50 mics lang. So kailangan mo ng another person to witness na i-waste mo yung kalahati ng vial. Okay? And syempre, konting paalala po, syempre kung magbibigay tayo ng morphine or fentanyl, palagi po yung may kasamang Zofran. So, sasabihin lagi sa'yo ng doctor, give the patient 4 and 4. 4 morphine, 4 Zofran. Yun po ang ibig sabihin ng 4 and 4. Usually, morphine po yan. Kaya itanong mo lang if morphine or fentanyl ang gusto ng doctor. So, depende yan kasi kapatid ni On The Centron, si Megatron. So, 4 milligrams lang po ang bibigay natin. Nothing else. So, syempre, let's be humane naman po kahit papano. Bago tayo magbigay ng morphine, ibigay na natin muna yung Zofran. Ako kasi, binibigay ko palagi yan. Halimbawa, nag-order ng 4 and 4. Bibigay ko muna yung Zofran, and then maghintay ako ng siguro mga 3 or 5 minutes, and then tsaka ako ipupush yung morphine. So, that way, alam ko na medyo hindi na siya magva-vomit. And then, just in case, bigyan mo na lang din siya ng vomit bug. So, meron naman tayong emesis bug dun. Kaya, yun, be humane at most times. Hindi naman masama yun. So, next po natin gamot is diltiazem, or commonly known as brand name po niya, Cardizem. So, calcium channel blocker po ito. Ginagamit po ito sa arrhythmias, most especially sa AFib with RVR. So, atrial fibrillation with rapid ventricular rate. So, yan po ang ginagamit natin. So, usually kapag yung heart rate po ng pasyente, kita natin sa monitor, 150s, 120s, 140s, 150s, ganyan. So, 160s, yan, mga ganyan. So, usually, binibigay po natin to ng bolus. And mag-observe tayo, titingnan natin. Usually, lagi yung gagana. So, from 150, bababa siya ng 90. 90 yung heart rate niya. So, yan po yung target natin within the 90s, or mas maganda kung bumaba pa siya ng konti. May mga pasyente kasi na kung saano parang immune sila sa ganyan. So, minsan, depende sa severity ng case ng pasyente, after 10 minutes na pagkabigay mo ng bolus ng diltiazem, minsan tataas ulit siya, babalik ulit siya ng 120, 130, 140, which is very dangerous po yun para sa pasyente. So, kailangan natin siya bigyan ng drip na. So, sasabihin mo sa doctor, "Doc, after 10 minutes, bumabalik pa rin yung ano niya, yung heart rate niya, pasaway." So, sasabihin ng doctor, "Sige, orderan ko na yun ng drip." So, yung drip, yun yung magme-maintain ng heart rate niya. So, into 90s, into 80s, so natatitrate naman yun. So, depende sa order ng doctor kung ano yung target heart rate mo. So, may mga titration dyan. Tignan mo na lang dun sa order ng doctor kung ano yung target. Usually, 90s yung target niyan. And then, yun, akyat mo na sa telemetry or kung saan man siya ipapadalang unit. Okay, next medication po natin is amiodarone. So, amiodarone is another anti-arrhythmic drug po ito. Commonly used sa AFib din po ito. Ito usually ginagamit sa mga pasyente na after na-revive nyo, yung sa mga pasyente na nag-code and then na-revive nyo, yun, madalas binibigyan ng amiodarone na naka-drip na siya para ma-maintain natin yung target nating heart rate. Kasi kapag bagong revive or bagong resuscitate mo yung pasyente, hindi tayo ganun ka-sure kung hindi siya mag-a-arrhythmia. So, kaya yun, kailangan natin ng amiodarone drip. So, next po natin sa list is lorazepam or Ativan. Isa po itong benzodiazepine. Binibigay po natin ito sa mga pasyente na nagsiseizure, na sobrang anxious, sobrang taas ng anxiety, hindi na makadiskarte, hindi na makapag-isip ng ayos. Sa mga pasyente kailangan natin isedate. Yan. So, yan yung laging pinapabigay ng doktor. So, sa mga emergency cases, kapag wala pang line, usually IM, 5 milligrams IM ang initial dose. So, kagaya sa mga pasyenteng nagsiseizure, hindi mo na kailangang hintayin pa na matapos yung seizure bago tsaka mo pa lang siya susuwerohan, di ba? So, IM mo na kagad. Usually, sa hita namin binibigay rather than dito kasi, ewan ko ba, dito lagi namin sa hita nabibigay yun. Kasi, syempre, malaki yung hita, di ba? Laging nandyan, ready, di ba? Kapag nagsiseizure na siya, pagka
pagka naka-duty na kayo sa ER, you'll never know talagang andyan yung adrenaline. Kailangan nyo talaga. There was a time na meron kaming pasyente na sobrang niyang high, na sobrang niyang aggressive, na apat na kaming nagtutulong para pigilan siya sa bed. So wala pa rin. So tumawag na kami ng panlima, yun. Pinabigyan na ng Ativan. Alam niyo kung ano yung mga complications, ano yung mga side effects, ano yung mga contraindications ng mga gamot para ready kayo, no. Okay, so speaking of Ativan, halimbawa na sobrahan ang bigay sa pasyente ng lorazepam, binibigyan naman natin siya yung next nating drug, flumazenil. So siya yung antidote ng benzodiazepine overdose. Usually may mga pasyente kasi na dadating, so minsan nakakapagsalita pa yan, itatanong mo anong tinake mong drug, so ano yung huli mong tinake na gamot, bla bla bla. So pag benzo yung tinira nila, or sorry, kapag benzo yung tinake nila at nasobrahan sila, nag-overdose, so flumazenil po talaga ang binibigay namin dyan. Okay, next medication natin is naloxone or Narcan. Pinapabigay ito as 0.4 milligrams IV, 0.4 lang siya ng 0.4. Yung naloxone or Narcan, ito po yung antidote sa opioid overdose. So dito sa US, merong opioid crisis na talagang nakakalungkot man, pero nabibili nila yung mga opioids sa very low cost. So however, may mga patients na darating sa inyo, it's either sobrang high or sobrang down na down naman. Merong mga, kadalasan sa mga yan is aggressive, kadalasan sa mga yan sobrang anxious, minsan meron na silang visual and auditory hallucination, nagwawala, ganyan. Ang ipapabigay talaga dyan is Narcan. So yung mga firefighters, yung mga nasa police department, yung mga EMS, palagi yung may dala, or palagi silang meron yan kasi alam nila na yun yung antidote niyan. Okay, so next medication natin is calcium gluconate. So yung calcium gluconate, marami siyang gamit. So pwede siya sa, syempre, sa mababa ang calcium, sa cardiac arrest. Pero yung last patient na ginamitan ko ng calcium gluconate, meron siyang mataas na potassium. So hyperkalemia. Ang potassium niya was 7.9. And alam natin, sa potassium, palaging every point counts. 3.5 to 5 lang ang normal niya, di ba? So, kailangan natin mag-potassium wash. So, yung potassium wash, kasama dun yung calcium gluconate, D50 water, at saka insulin. So, yung tatlong medication na yan, medyo tricky yan. So, I would advise you na magtanong ka muna sa senior mo or sa charge nurse mo kung paano ipabigay. So, wag mo siyang basta ipabigay. Bakit? Kasi kapag nag-potassium wash ka, ibuboost mo yung sugar, yung blood glucose ng pasyente using D50 water para yung excess potassium is ma-wash out papuntang urine, ma-excrete niya through urine. However, kapag sudden yung pagbaba ng potassium, syempre kapag nag-hypokalemia, alam natin na yung indication niyan is dysrhythmia. So mas maganda ibigay mo muna yung calcium gluconate para that way you are protecting the heart of the patient from dysrhythmia kapag biglang bumaba yung potassium niya. Kaya dapat ingat-ingat tayo. And then, syempre, alamin nyo din, basahin nyo rin, take time na magbasa. The system naman, kapag medyo hindi kayo familiar dun sa gamot o kung paano gamitin, sa system natin, meron dun na mababasa kayo. Search nyo lang calcium gluconate, kung paano binibigay, bakit binibigay. So, okay, so hanggang dun muna tayo sa calcium gluconate kasi baka sobra namang humaba to. Napakarami pang gamot sa ER. Hindi ko naman sinasabi na yan yung pinaka-common, pero yan yung mga na-experience kong ibigay sa pasyente. Kaya isineshare ko lang sa inyo. Kung may nasabi man akong mali or kulang, drop down sa comment para share tayo ng information para doon sa mga makikinabang, doon sa mga babagong papasok sa ER. Okay, and this is just the part 1, so pakiabangan nyo po yung part 2. Gagawa po ulit ako ng list ER medication na gusto kong i-share sa inyo. Salamat ulit sa mga nanood, salamat sa mga sumusuporta, salamat sa mga tumapos ng video. And ngayon po, sana tapusin nyo rin yung, huwag nyo pong i-skip yung ad, pakiusap kung pwede lang. And kung may gusto pa po kayong idagdag or i-comment, or kung may gusto kayong content na gawin natin about sa ER,
about sa life, about sa buhay dito sa US, drop them down in the comment and gagawa natin ng paraan makapag-video about dyan. No? Hanggang dito na muna po ulit and hanggang sa muli. Maraming salamat.